2 years old pa lang po ako nung namatay po yung tatay ko. Napakahirap po para sa nanay ko na itaguyod po kami. Yung nanay ko naman po ay talagang ginagawa po ang lahat para maitaguyod po yung aming sambahayan. Kahit po pagod na, hindi niya po pinapakita sa amin. Para syempre po, hindi rin kami panghinaan ng loob. Na kahit po may sakit nga po minsan, tuloy pa rin sa pagkatrabaho. Nakakasama po ako minsan sa pamamalengke po para makapamili po ng kanyang ititinda. 2:30 a.m. po lumuluwas na kami sa bayan para po mamalengke. Sa araw po hanggang gabi, magtitinda po. Elementary days ko po, yun po yung pinakaayaw ko pong balikan. Kasi halos po yung mga appliances po namin sa bahay na pull out po sa bahay kasi kailangan ipagbenta para may pera. At nung time po na yun, halos araw-araw na lang problema kung saan kukuha ng mga sasaing. Nung high school po ako, nung panahon po na yun, ay ginagawa ko para po makapasok. Pamasahin lang po papunta sa school ang baon ko. Hindi na po ako nagla-lunch sa school. Pag-uwi ko na lang po ako kakain sa bahay. Tapos naglalakad na lang din po kami pa-uwi. Nung mga panahon po na yun na talaga pong nahihirapan kami, ang pumapasok po sa isip ko ay kailangan ko pong makapagtapos ng pag-aaral. Okay lang naman po na high school graduate, makakakuha rin naman po ng trabaho. Pero iba po kasi kapag degree holder, mas malaki-laki po yung matanggap na sahod at mas makakatulong po sa pamilya kapag ganun po. Ako po ay naging kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo nung ako po ay second year high school. Nung pagkakataong pong iyon ay mga kaanib na po sa Iglesia ni Cristo ang kuya at nanay ko. At bago po ako mabautismuhan, ang kuya ko po ay naging mga awit na. Yung nanay ko po, manga po siya ng tungkulin. Nag-scan po siya nung taong 2014 po. March 27, 2014 po, pagkatapos ko po mag-high school dahil nga po sa kahirapan ng buhay, hindi po muna ako pumasok ng kolehiyo. Nagpasya po ako na titigil po muna ako at maghahanap ng trabaho para makaipon. Po nung ma-stroke ang nanay ko, nasa bahay po kami nun. Nakita na lang po namin yung nanay po namin na ngiwi na siyang magsalita. Kaya nag-decide na po kami na itakbo po sa ospital. Pagpunta po namin doon, inasikaso po agad nila yung nanay ko. Chinek po nila ang BP, yun nga po napakataas. At chinitiskan po agad nila yung nanay ko. Nakita po nila na may bumara pong dugo, kaya po siya inagiwi at na-paralyze yung half ng kanyang katawan. Kinausap po kami ng doktor noon na ang sabi po sa amin, kailangan daw pong maagapan na matunaw po yung bumarang dugo sa ugat para po yung nanay ko ay hindi siya paralyzed na. Pero sabi po ng doktor, hindi daw po madali, hindi naman po kasi lahat ng ginagawa sa pasyente nagiging successful. Pinaliwanag naman po ng doktor yung magandang maidudulot. Kaya pumayag po kami na permahan po namin yung waiver. Sabi po nung doktor po, nasa halagang 60,000 po mahigit yung kailangang gamot na maiturok po sa nanay ko. Bago po namin dalhin sa ospital ang nanay ko, nanalangin po kami na huwag pong pababayaan ang mama. Hindi po kami tumitigil sa pananalangin po. Kasi ang una naman po talaga may maitutulong sa amin ay ang ama. Lalo na po sa ganong sitwasyon. Kaya sa Diyos po namin inilagak ang aming pagtitiwala na kahit po nasa ganong kalagayan na alam po namin na malalampasan po namin yun. Mga kapatid, kung ang hinirang ng Diyos hindi niya pababayaan pagka lumapit sa Kanya,
Kung tayo sumasampalataya na tayong mga hinirang ng Diyos ngayon, pagka tayo lumapit, humiling sa Kanya, ibibigay ng ating Panginoong Diyos yung ating pangangailangan. Yan ang dapat nating panaligan. Yan ang dapat nating sampalatayanan. Yan ang kinakailangan nating panghawakan sapagkat yan ang pangako ng Diyos na gagawin niya sa Kanyang mga hinirang. Napakabuti po ng Ama kasi sabi po ng doktor, wag daw po namin problemahin yung ibabayad namin sa ospital. At pinag-apply po nila kami ng PhilHealth, kaya wala po kaming ginastos kahit piso. So sabi po ng mama, nung nasa loob na daw po siya ng ICU, nanalangin daw po siya na wag na po sanang matuloy, ituturo po sa kanyang gamot. At nung time po na yon, siguro po wala pang 5 minutes, na itaas po ng nanay ko yung kanan niyang kamay, ayun po, hindi na po tinuloy ng doktor na gawin po yung pagtuturok po ng gamot. Nung nakalabas na po yung nanay ko sa ospital, napakasaya po namin kasi sinasampalatayanan ko po na dininig po ng Ama ang aming panalangin. Katunayan nga po nun, bagamat hindi po naging madali din na yun nararasan po ng nanay ko, pati ng aming sambahayan, nakalampas po kami. Habang ako po ay nagtatrabaho nun, hindi po nawala sa isip ko na kailangan ko o gusto ko pong makapagpatuloy sa pag-aaral. Kasi yun po talaga ang goal ko eh, kaya po ako magtatrabaho para po sana makaipon. Noong 2017 po, sinikap ko na makapag-college kahit mahirap po. Hindi po ako tumigil sa pagpapanata na makapag-aral po ako sa college. Bago po ako mag-exam para sa scholarship po, ay na-stroke po ulit ang nanay ko. Na-confine po ulit siya sa ospital, pero limang araw lang po, at naiuwi din naman po namin siya sa bahay. Ang kuya po, kahit kailangan niya pong magtrabaho, lumiban po siya sa trabaho. Dahil wala naman po kaming magkapatid, wala po kaming ibang matatawagan para bantayan at alalayan po yung nanay namin. At after po noon, nawalan po siya ng trabaho. Kaya mas lalo po akong nag-isip na may pagpapatuloy ko pa kaya po ang aking pag-aaral sa kolehiyo. Kapag pagsamba po din ko po na naranasan na kahit po sa sobrang dami rin po ng mga problema, pag nasa pagsamba po, dun po payapa. Pagka tayo sumasamba, sa loob ng gusaling sambahan, sa loob ng templo, ang sabi ng ating Panginoong Diyos, ako'y makikinig sa bawat panalangin na gagawin dito sa dakong ito. Kaya tayo, hindi tayo tumitigil sa pagpapatayo ng gusaling sambahan. Kailangan natin yon. At yun ang utos din ng ating Panginoong Diyos para pagka ang kanyang mga hinirang nagkaroon ng pangangailangan, magtutungo sila sa templo. Lalo na sa araw ng pagsamba, para gawin doon ang paglapit at paghiling sa ating Panginoong Diyos ng kanilang mga pangangailangan. Pagka tayo nasa pagsamba, hindi tayo basta umupo lang at nakinig. Kundi ang lagi nating iniisip, ano kaya ang gusto ng Diyos na gawin ko sa araw na ito? Kaya niya ako tinuturoan ang kanyang mga kalooban para itong aking masunod. Kasi pagka nasunod mo yun, pagka lumapit ka sa Kanya, pagka tumawag ka sa Kanya, humingi ng pangangailangan sa Kanya, ipagkakaloob niya yung iyong kinakailangan. Sapagkat magiging mabuti ang lahat para doon sa sumasamba na sinusunod yung mga aral na kanilang tinanggap. Tama ang sinasabi sa atin ng Biblia, kahit anyang maliit ang inyong simula, ang inyong huling kalagayan, ay magiging mas higit. Makikita yung pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Dinirinig ang ating panalangin.
nung ako po yung nag-file na ng application sa CLB, ang hiniling ko po sa panalangin ko na sana po makapasa ako sa exam para po maging scholar po ako sa school. At nangako po ako na hindi ko po pababayaan ang aking tungkulin. 1 week po kami naghintay ng result at sa tulong at awa ng ama, nung sinend po sa amin yung resulta ng aming po naging exam, ay nakasama po ako sa mga nakapasa. Nung nalaman po ng nanay ko na ako po ay nakapasa, tuwang-tuwa po siya kasi alam niya po na gustong-gusto ko pong maipagpatuloy ang aking pag-aaral. At yun po, tuloy-tuloy na po yung naging pagpasok ko. Tapos nung second year college na po ako, may nag-offer po sa akin mag-tutor. Doon na po nagsimula na working student na po ako. Kaya mas naging mahirap po i-schedule nun kasi may responsibilidad na rin po ako dun sa mga batang tinuturuan ko. Kaya po ako nagtatrabaho habang nag-aaral kasi ayoko pong dumagdag sa pasanin ng kuya ko at ng nanay ko. Noong time po na yun ay nag-aaral na rin po ako sa pagkaguru po sa pagsamba ng kabataan. Kalihim po ng purok, may tungkulin po sa kapisan ng kadiwa sa lokal. Kahit po mahirap na pagsabay-sabayin ang pagtupad, pag-aaral, at pagtatrabaho, sinikap ko po na magawa yun ng sabay-sabay. Kasi ayoko naman po na makakapag-aral ako, makakapagtrabaho ako, mapapabayaan ko naman po yung tungkulin ko. Mahirap po kasi magkatrabaho na po ako, pero masaya naman po, bagamat pagod, kasi alam niyo po yung feeling na nakakatupad ka na, nakakatulong ka pa sa iyong pamilya, natutupad mo rin po yung pangarap mo sa buhay. Sinabi ng DepEd na ang education platform DepEd Commons. Nung nagsimula po ang pandemic, nung ko po naranasan na mahirap po sa bahay ang pag-aaral. Kasi nung sa school po, may mga computer po kami pwedeng gamitin, doon po kami maggawa ng lesson plan namin, mag-edit ng mga dapat i-edit. Pero nung pong pandemic, una po sarado ang mga computer shop, wala din po akong sariling laptop. Yun po yung isa sa naging mahirap po. During internship nga po, halos napapagalitan po ako ng critic ko kasi a day before po ng demo ko, hindi ko pa po naipapasa ang lesson plan ko kasi hindi ko pa po tapos i-edit. Lagi ko pong ipinagpapanata na sa aking pong pag-aaral ay tulungan ako ng ama. Ipagkaloob po yung katalinuhang kailangan ko po na magagamit ko po sa pag-aaral. Lagi ko naman pong pangako sa kanya na yung mga katalinuhang ay pinagkakaloob niya po sa akin na nagagamit ko po sa aking pag-aaral ay gagamitin ko rin po para sa kanyang iglesia. Kaya habang tinutupad ko po ang aking pangarap sa buhay, mas lalo po ako nagpakasigla sa pagtupad ng aking tungkulin. Dapat sumampalataya tayong lubos. Pagka tayo sumampalatayang lubos, makatitiyak tayo doon sa ating hinihingi. Tularan natin si Abraham, kumbinsido siyang lubos doon sa mga ipinangako ng ating Panginoong Diyos. Matatag siya, matibay, malakas siya doon sa kanyang pananampalataya. Mga kapatid, kaya namin itinuturo ito sa inyo, nais namin kayong makinabang sa mga pagpapala ng Diyos. Para sa inyo yun eh. Hindi naman para sa iba yun eh. Para sa atin na mga hinirang ng ating Panginoong Diyos, yung kanyang mga pagpapala. Ako po ay nakapagtapos nito lang pong taon, noong August 2021 po, sa kursong Bachelor of Elementary Education, Major in Content Courses po. After po nung graduation, pumunta po ako sa kapilya, nanalangin po ako sa ama. Nagpapasalamat po ako kasi natupad po ang aking pangarap sa buhay, at patuloy ko pong natutupad ang tungkuling ipinagkatiwala po ng Diyos sa akin. Yung nanay ko po, syempre po masaya. Halos naiiyak nga po. Kita niya po kasi yung naranasan kong hirap nung ako po ay nag-aaral. Sa kalagayan po ng aming sambahayan ngayon, masasabi ko pong masaya kami. Sama-sama pa po kaming nakapaglilingkod sa Diyos. Nakakapagtaguyod po kami sa araw-araw.
nakakatupad po kami ng aming tungkulin. Yung pamumuhay po namin before, ibang-iba po sa ngayon. Natutugunan na po namin yung mga pangangailangan po ng aming sambahayan. May nagagamit din po kami sa paglilingkod sa Diyos. Kaya, para po sa akin, okay na po yun. Hindi man po sobra, at least po nakakasapat na po sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Sa kabila po ng maraming mga pagsubok, pag-uusig, kahirapan po na aking naranasan, sa Diyos ko po itiniwala ang lahat ng iyon. Noong panahon po ako nahihirapan, sa Kanya po ako umiyak, sa Kanya po ako tumawag, at nagpapasalamat po ako na palagi Niya po dinirinig ang aking mga panalangin po. Sabi sa atin ng mga unang lingkod ng Diyos, ang ating Panginoong Diyos ang ating kublihan. Siya ang ating kalakasan, siya ang tulong na laging malapit sa panahon ng matitinding ligalig. Kahit na ano pang mabibigat na suliranin, ano pang mabibigat na mga pangyayari, ang ating masagupa. Hindi tayo maapektuhan ng mga bagay niyan sapagkat ang Diyos ang ating kublihan, siya ang ating kalakasan, siya ang tulong na laging malapit anya sa panahon ng matitinding ligalig. Pagka mayroong panganib, pagka mayroong suliranin, pagka mayroong mga bagabag kaligaligan sa buhay, ang ating Panginoong Diyos ay darating upang sumakloloan niya sa atin. Gawin nating kublihan ang ating Panginoong Diyos. Gawin natin siyang kalakasan sa ating buhay.